Thank you. Please proceed, Congressman Akop. Thank you, Mr. Chair. Captain Anova, ang sabi ni Madam Garma, na pag-uutusan ka lang na ayusin yung kanyang LTAP, License to Own and Possess Firearms. Tama po ba yun? Yes, sir. Yes. Meron pa ba siyang ibang utos sa'yo? Aside from yung pagfa-follow up ng LTOP or License to Own and Possess Firearms, meron pa bang utos? Kung sa iya, sir, kung sa kanya, sir, rekta, hindi okay, po. Lapit. Kung sa kanya po, rekta, sir, hindi po. Kung sa kanya, rekta na utos, wala po kasi di man po nakakarekta, sir. Sa kanyang rekta na utos, sir, hindi po. Merong mga information kami natanggap na ikaw ay nagpapapalit ng peso to dollars dito po sa Maynila. Totoo ba yun? Yes, sir. Totoo? Yes, sir. Sino po ang nag-utos para magpalit ka ng peso to dollars? Tumatawag po sa akin, sir. Ano no? May tumatawag lang, sir. Sino po yung tumatawag sa iyo? Si Sir Belela, sir. Si? Sir Belela po. Si Sir Belela po. Sir, si Sir Belela. Siya ang tumatawag sa iyo para magpapalit ka ng dolyar. Noong tumatawag ba siya sa iyo? Noong panahon na nandun siya sa United States of America? Yes, sir. So, for long distance? Viber po, sir. Ah, Viber? Yes, sir. Viber. Text o tawag? Tawag, sir. Tawag. So, tawag. Ang inutos niya sa iyo, magpapalit ka ng peso to dollars. Ano naman, sir? Pag... Yes, sir. Yes. So, tumatawag siya para mag-convert. Saan mo naman kukunin yung peso na i-convert mo sa dollars? Sa PCSO building, sir. Sa PCSO building. Hindi naman pwedeng magbigay ng pera yung PCSO building eh. Kasi, siyempre, tao ang magbibigay ng pera. Di po ba? Captain? Yes, sir. O, sino po ang nagbibigay ng pera sa iyo para i-convert mo sa dollars papuntang US of A kay Colonel Belela? Sino po? Mga security po niya, sir. Ano mga po? Security po ni GM, sir. Security ni? GM, sir. Ni Madam Garma? Yes, sir. Sa dinami-dami ng security ni Madam Garma, na galing sa CIDG, meron pa ang team ng NBI noon dyan eh. Sino sa kanila? Sino sa mga security ang nagbibigay sa'yo? Si Sergeant Ubalye, sir. Sergeant? Ubalye, sir. Ubalye? Sergeant Ubalye, sir. Yung tinanong kanina ni Honorable Fernandez na kasama sa grupo na nandun sa PCSO. Yes, ba, sir? Yes. Now, yung pagbibigay o pagkukuha mo ng pera doon sa taong yon, irregular ba? When I say regular, is it weekly, 15 o, days, monthly, or 6 months? Hindi naman, sir. Ano? Hindi regular, sir. Paano? Ilang beses halimbawa sa isang buwan? Wala, sir. Walang takdang ano, sir. Walang takda? Walang takda po. So, ibig mong sabihin, Captain Anova, na pupunta ka sa PCSO, kumukuha ka ng pera doon para i-convert mo sa dollar at ipapadala mo kay Colonel Belela. Paano mo pinadadala yung pera na yun? Pakiulit po, sir. Paano mo ipinadadala yung na-convert na pera papunta kay Colonel Binabalik Belela? Binabalik ko lang din, sir, kung sino nagbigay, sir. Ha? Binabalik ko lang din, sir, kung sino nagbibigay. Binabalik mo dun sa? Kung sino nag-abot, sir. Nag-abot sa'yo? Yes, so, sir. Ibig sabihin, si
si Ovalles. Yes, sir. May I know if we have invited Ovalles, Mr. Chair? We have. Is he present? Yes. Yes. Pwede ba huwag kang maupo dyan? Kasi ikokontape ko sana si Colonel Grijaldo at saka si Colonel Bilela dahil tinatanong sila, nag-uusap pa silang dalawa eh. Kaya nga, would you please sit farther from Colonel Bilela? Sergeant Ovalles, you are the first cousin of Madam Garma, tama? Yes, Your Honor. Good morning. Yes, okay. Ma-establish lang yung relationship. Narinig mo yung kasagutan ni Captain Anuba sa aking mga katanungan? Narinig mo? Yes, Your Honor. May katotohanan ba yung sinabi niya? Wala po. Wala? Yes, Your Honor. Wala? Yes. O, Captain, sinabi nung sarhento, ikaw daw ang sinungaling. Ako po yung nagsasabi ng totoo. Ako po yung nagsasabi ng totoo mo. Sinasabi ko lang po yung totoo, Your Honor. Ha? Ah? Sinasabi ko lang po yung totoo. Alam mo, Sergeant Ovalles, mas paniniwalaan ko ito. Bakit? Ito, assigned lang kay Colonel Bilela. Ikaw, kasama mo si Madam Garma na matagal. Di ba? Sinungaling ka rin eh. Pero mamaya-maya, abutin ka rin siguro. If I may interject, ano, kasi very... Yung chairman, very crucial to, no? Para at least maintindihan po natin lahat that si Junjun Ovalles na first cousin ni GM Garma, wife niya ang secretariat ng head ng STL Core Group na si Emmy Ovalles. And a while ago, this was manifested by GM Garma that Emmy Ovalles is one of her in-law that was hired in PCSO. Asawa mo ba si Emmy Ovalles? Correct? Yes po, Your Honor. Yes. And she was, and still, nasa PCSO pa ba siya hanggang ngayon? Wala na po, Your Honor. Yes. Oh, siya ang head ng STL Core Group doon po sa PCSO. For the information of the body. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Captain Anuba, PNCO yung nagsasabi na sinungaling ka, ha? Pakilagay mo sa isip mo. At saka tandaan mo yung pangalan niya. Di ba? Sinungaling ka raw. But, Captain Anuba, kung ikaw ay nagpapalit ng dolyar, ng peso sa dollar, ano naman po yung pinakamalaking pinapalit sa iyo na pesos to be converted to dollars? Pinakamalaki po, 30M po. Ilan? 30M po. Lakas. 30 po, 30M. Kumain ka na ba? Kumain ka na? Hindi ba? Hindi ako makakain, Your Honor. Pakilapit lang yung microphone. Kasi ang hina mo magsalita eh. 30M po, Your Honor. Ilan? 30 po. 30M. Ilang dolyar yun? Di po ako matandaan, Your Honor. Ha? Di ko po ako mga... Kung sa 50, 1.5. Million dollars. Basta ako, pagka-autos, wala na po ako. Ha? Pag na, ano na po, wala na po ako. Di ko na matandaan, Your Honor. Di makotig ko convert ng ano. So, sinong nagpapalit sa'yo ng 30 million pesos? Doon po, kay nanggagaling kay Ovalles, Your Honor. Kay Ovalles? Yes po. Sa tingin mo,
Kanino naman kinuha ng isang sarento yung amount na 30 million? Wala pa akong idea, Your Honor. Ha? Wala pa akong idea, Your Honor. Pero sino nag-abot sa'yo? Si Ubalyes po, Your Honor. Sergeant Ubalyes. Are you, do you deny that also, Sergeant Ubalyes? Yes, Your Honor. Yes. May I move, Mr. Chair, for consistent in lying to cite in contempt Sergeant Ubalyes? Second. There is a motion to cite in contempt Sergeant Ubalyes for consistently lying before this committee in violation of Section 11 of our Rules of Procedure governing inquiries in aid of legislation, duly seconded. Hearing no objection, the motion is approved. Sergeant Ubalyes is hereby cited in contempt. Mr. Chair. Congressman Abante. I'd just like to also make a motion that Sergeant Ubalyes should be detained in any regular jail in Metro Manila. Can we be specific as to what jail, Your Honor? Quezon City Jail? Mr. Chairman. Do you have any? I don't have any. Perhaps in Quezon City Jail, so that it will be near Batasan. Okay. Now, yes, Congressman Paduano. Before we rule on the detention, no? Period of detention at saka yung detention facility. Sergeant Ubalyes, saan ka ba naka-assign ngayon? Southern Police District, Your Honor. Southern Police District. Yes, Your Honor. Sino yung immediate officer mo? Anong unit ka? Your Honor, katatapos ko lang po kasi mag-schooling. Previously, after ko po mag-schooling. Sa ngayon, wala ka pang assignment? Wala pa po. Nasa holding unit pa po ako. Oo, nasa holding ka? Yes, sir. Pero SPD? Yes, po. Na-assign ka rin ba dito sa Quezon City? Nung bago pa lang ako na police, Your Honor. Nung bago ko police? Dito. Apo, apo. Anyway, Mr. Chairman, my second motion will be to detain Sergeant Ubalyes for the period until the investigation is being terminated, Mr. Chairman. And with regards to the specific detention facility, it's up to the chairman to decide whether for Sergeant Ubalyes, Mr. Chairman. Okay. Earlier, the parliamentary status that Sergeant Ubalyes has already been cited in contempt. And there is a second motion where Sergeant Ubalyes will be detained until the termination of this committee hearing until next year. Is that correct, Your Honor? Yes. Mr. Chair, second motion of Congressman Karap is a second motion to my motion that he must be detained at the Quezon City Jail. And until the motion to detain Sergeant Ubalyes at the Quezon City Jail. Quezon City Jail. Until the termination of this committee hearing. Any second? Duly seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. Sergeant Ubalyes will be detained at the Quezon City Jail.